Naka-yellow alert status na naman ang Luzon at Visayas grid hanggang ngayon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Kaya mga senador, tila napuno na at gustong paibisagan ang madalas na pag-shutdown ng mga planta. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kakabakaba na naman ang mga taga Luzon at Visayas kanina dahil sa manipis na supply ng kuryente sa grid buong araw. Alauna pa lang ng hapon kanina, nakataas na ang yellow alert status sa Luzon at Visayas grids. Magtatagal yan hanggang mamayang alas 9 at alas 11 ng gabi. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epekto yan ang force outage o biglang pag-shutdown ng higit 40 power plants sa Luzon at Visayas. Dahil kulang ang gumagana ng mga planta, nasa higit 2,000 megawatts ng kuryente ang nawala sa grid. Ang ganitong problema, posible raw tumagal hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. If none of the power plants go offline unexpectedly, then we should be staying in the yellow alerts. But if some of them, especially the big power plants, if they go offline, then we will go into red alert. Dahil sa halos araw-araw na problema sa kuryente ngayong tag-init, gusto nang imbestigahan ng Senado ang madalas na pag-shutdown ng mga planta. Bakit nagkaroon ng mga force outages yung mga planta natin ngayon? 47. Dapat maimbestigahan ito. Dapat tignan mabuti kung bakit nagkaroon ng force outage. Dahil nung nagkaroon ng force outage, nakita ko tumaas rin ang presyo ng kuryente. Kinastigo rin ni Senator Risa Hontiveros ang tila kapabayaan daw ng Department of Energy. Imbis daw kasi nalimitahan ang mga consumer sa paggamit ng kuryente ngayong tag-init, mas mainam na DOE daw ang maglatag ng solusyon sa kakulangan ng kuryente. Sagot naman ng DOE. Our staff is constantly working on these things, monitoring, for example, the operations of the different plants and coordinating with them. Bukod sa pagbabantay sa operasyon ng mga planta, hinihikayat din ng Energy Department ang public at private sector na sumali sa Interruptible Load Program o ILP. Sa ilalim nito, kumakalas muna ang mga malalaking establishmento sa Meralco at gumagamit ng sariling generator para makabawas ng konsumo. Hinikayat din ng DOE ang mga LGU na tumulong sa pagtatayo ng mga bagong planta ng kuryente. Una nang sinabi ng Philippine Nuclear Research Institute na nuclear energy ang sagot sa problema natin sa kuryente. Pero para kay Senator Win Gatchalian, hindi pa raw handa ang Pilipinas para rito. Wala pa tayong regulator, no? In fact, yung mga treaties na dapat nating permahan, I think may mga 4 or 5 pang treaties na dapat nating permahan. On waste disposal, on safe use of nuclear, hindi pa natin tapos 'yan. Yung mga magpapatakbo ng planta, no? Mga ito kailangan ng technical people, no? Wala pa tayo doon. So hindi pa tayo ready. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.